Good afternoon, class. Am I audible? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ready na ba yung group 2? Group 2, ready na kayo sa reports nyo? I think kompleto naman na kayo. Nag-pray pa gano'n ni Jacos, ma'am. Sige. Okay. Before we start, mag-lead muna ng pray si, ano, si Jacos Moniz. Hello. So, sabi ni Annie, before we start our pray. Lord, we thank you for granting us this opportunity to come together in this passion to increase our knowledge. Lord, give liberally without reservation. I pray today that you grant us wisdom, knowledge, and understanding. Amen. Amen. Pasok na. Okay. So, pwede na kayo mag-share screen para mag-start na natin. Mag-share screen na ng ano, report niyo. So, before you start, siyempre sabihin mo muna kung sino ikaw. Halimbawa, ikaw yung reporter number one. I'm Warren Garcia, ganun. Para alam ko yung sinicheck ko, ha? Para alam ko kung sino yung nagsasalita. Kasi I'm rating you as a group and individually. So, iba yung sa group ninyo and then iba din yung individual presentation. Okay, you may start. Saan na yung nagre-report? Wala bang magsasalita? Nakamute yata kayo. Ma'am, ialalis na lang dyan ko. Magmadi-madin sa laptop mo. So, annyeonghaseyo, Jainalyn Imnida. So, good afternoon, everyone. My name is Jainalyn L. Coyapan. And I am the first reporter of today's topic. So, a little learning is a dangerous thing. Drip deep or taste not the Pyrian spring. Their shallow droughts intoxicate the brain, and drinking largely sobers us again. That is according to Alexander Pope, 1709. So, sinasabi niya na ang konting kaalaman daw, i-back mo. Pakibalik. Ang konting kaalaman daw is pwedeng mag-mislead sa atin sa mga maling impormasyon. So, the only remedy of that is to continue to learn. Next. The need for responsible judgment. Next.
We can get the wrong answer to a question quicker than our mothers could find a pencil. Na, sa dami ng pwede nating kunin na information sa web, pwede tayong makakuha ng hindi credible na info or mga fake news. Next. Thing amount of information. Sabi ko nga kanina, madami nang doon sa web, so hindi natin alam kung alin doon yung credible or alin doon yung fake news. Example, yung Wikipedia. It is huge, free, participatory, non-commercial, ad-free, and written by volunteers. So sabi niya written by volunteers, so expect po natin na yung Wikipedia is opinionated or theories lang yung mga nandoon. So hindi natin masasabi na 100% true or credible yung mga infos doon. The English edition has almost 4 million articles, more than 10 times as many as the long-respected Encyclopedia Britannica. So Wikipedia was first published in 1768 at nailagay siya online noong 1994. Next. Wait lang. Wikipedia is one of the internet's most used reference sites. I agree po doon, and isa na po ako sa mga user ng Wikipedia kahit alam na yung ibang infos doon is opinionated lamang. And I do believe madami pa po akong kagaya. We expect encyclopedias to be accurate and objective. So para maging accurate at objective ang isang encyclopedia or article, pipili yung mga editorial boards ng mga expert scholars para magsulat. Pero with regards to Wikipedia, hindi nasusunod yung ganitong concept since opinionated nga siya. Hundreds of millions can write or edit articles. Accuracy and quality are impossible. Next. So members of the staff of political candidates distorted Wikipedia biographies of their candidates to make their bosses look better. So may mga case na kumbaga napalitan yung isang pangalan ng isang tao doon sa Wikipedia, tapos hindi na siya aligned doon sa isang website. Kumbaga magkaiba na yung info na sinasabi nila. Even authors po meron nagpapalit ng information para magmukhang credible or totoo yung mga articles nila. Opponents and enemies regularly vandalize profiles of prominent people. So may mga question din, bakit yung sa Wikipedia ganito yung pangalan ni ano, bakit sa ibang website ganito naman yung nakalagay. So hindi na alam ng reader or yung kumukuha ng information kung alin doon yung totoo. The Encyclopedia Britannica has had errors and oddities, but nature of Wikipedia makes it prone to more. Next. Next. Ayon na yata ma next mo. Sabihin. So while waiting, so di ba sabi mo nga hindi credible yung mga nakalagay dun sa Wikipedia, bakit kaya na-edit naman siya ng kahit na sino, hindi na nga siya credible, bakit hindi pa rin siya sina-shutdown? Ah, wala, tinanggal ni David. Ah, nag-left si David. Baka nawala ng internet. Wala ba kayong plan B? Dapat meron din kayong hawak na ano kasi, presentation ninyo. Bakit kaya hindi nila tinatanggal si Wikipedia kahit na alam naman na ng lahat that Wikipedia is not a credible source? Sa tingin ninyo, bakit kaya? Kasi mamadam... Yes, Jeneline?
Kasi nga madami yung ano, users ng Wikipedia. Actually, there is an application na lahat. Kasi madami yung users niya. Yes. Actually, lahat ng mga websites na pinapasukan natin, they have this certain type of application wherein they count how many times na nabivisit siya ng mga users. So, meron silang ganyan. So, may statistics din sila yan. May data analytics din sila. Nakikita din sa graph in this time of this place in the Philippines, halimbawa, how many people in the Philippines are using Wikipedia. So, di ba, madali lang naman na kasi gumawa ng email account or Gmail account. Pwede mo namang palitan lang yung age mo para magkaroon ka ng account. Yun lang, hindi nila na tawag dito, na-filter yung mga users. Pero they count it. Kumbaga is may profit din sila kung ilan yung mga taong nagbibisit doon sa site nila. Kaya kahit sabihin na natin na it is not a credible source, meron at meron na itutulong. I think yung kasing mga, di ba, may kinikita din sila habang may mga gumagamit ng Wikipedia. And then I think they is giving back to the community. Parang nagiging ano siya eh, tawag doon, charitable institution siya na habang kumikita yung site na yon, lahat ng mga kinikita nila is pumupunta siya sa mga charities. Mga ganun. I think that is also one of the reasons bakit hindi nila basta-bastang i-shutdown ang Wikipedia. Okay, you proceed. Sino yung next? Okay na ba yun, Jenaline? Or tutuloy mo pa? Sige, tuloy mo na lang. Ma'am, continue. Pakibalik. Anonymity of the writers encourages dishonesty. Totoo po to, diba? Kumbaga sinabihan kang pangit ka, tatanungin mo pa sino nagsabi. It is because anonymity leads to dishonesty. In spite of the errors, lapenas, bad writing, and intentional distortions, most of Wikipedia is perhaps surprising, of high quality and extraordinary value. Why? It is because most writers are educated and have expertise in the subjects they write about. So we must take note that we as users can and must learn to deal appropriately with the side effects or weaknesses of new paradigms. Next. People ask all sorts of questions on Yahoo. Answers about makeup, food, college, and wide-ranging technical, social, economic, and political issues. Of course, a lot of answers are ill-informed. Ill-informed, kumbaga, yung answers na nandoon is opinionated. Diba kapag nag-ask tayo ng question sa Yahoo is madaming magpapakitang sagot. Yung mga sagot na nandoon is mga opinions ng mga tao na nakakita ng questions mo. So, ikaw na user is pipili ka na lang yung tingin mo is pinaka the best na sagot doon sa sagot mo. Some health sites on the web encourages the public. Regarding that matter, naalala ko yung activity nyo sa akin regarding, sabi doon is, cite an experience, yung experience ninyo eh, through your experience dapat nun, na kung kailan nyo hindi na-bridge ninyo or hindi nyo na-met yung standard using online, yung mga ganun. And then, marami sa inyo nag-copy-paste about passwords, mga ganun. Nabasa ko yun. So, may mga nabasa ako na pare-pareho yung answer. So, alam ko na yun, sinerge niya na yun doon sa web. That's why they have the same answers. Meron din sa exam, the word is slander. Yun. Alam niyo yan, meron sa inyo sumagot yan. Yung may question doon na nasagutan ng slander. Yan kasi is, ano eh, pag open kong ganyan, slander, nabasa ko sa isa. Slander, slander, slander. Ay, nako. In-screenshot ko lahat-lahat yan. Pagtingin ko, pare-pareho ng sagot. So, ibig sabihin, kinuha lang lahat yon sa isang site. Ayan. So, yun yung nagiging wrong din ng mga students. It's okay to get information, kumuha ka ng mga information, other thoughts on the web. Pero hindi mo kailangan i-copy-paste ng buong-buo and then yun ang isasubmit mo kay ma'am. What if pareho pala kayo ng napuntahang site ng classmate mo and ganun at ganun din yung sinubmit niya?
So, kaya yun, imbis na mas mataas yung makukuha mong grade, sa halip na mag-perfect mo, is mababa. Kasi nga, alam ka namang bibigyan kita ng perfect grade kung pare-pareho naman kayo na kinabi-base ko lang sa website. So, tuloy mo, Jeneline. Some health sites on the web encourages the public to rate doctors, hospitals, and medical treatments. Are such ratings vulnerable or dangerous? Will they motivate doctors and hospitals to change their practices to achieve the ratings at the expense of good medical care? So according to Steve Case, a co-founder of AOL and founder of HealthSite that emphasizes ratings by the public, argues that if millions of people participate, the results will be very useful. Next. Others are extremely suspicious of the wisdom of the crowd. And there is also kasi na sasabihin yung isang author, mag-rate ka dito, babayaran kita. Sabi niya, tas para may mailagay siya doon sa article niya. So, hindi natin masasabi na yung article niya is totoo. Next. How can we distinguish good sources of information on the web? A variety of people and services review and rate sites and blogs. Critics of the quality of information on the web and the lack of editorial control disdain such ratings as merely popularity and contests. Diba may mga article kasi na pwede tayong mag-comment doon. Ganun. Bago tayo kumuha ng mga information, tignan natin yung mga comments nila, if credible talaga yung mga information na nandoon sa article na yan. Next. Can you give example on that? Saan yung mas madalas ginagamit na tinitek nyo muna yung ratings and everything before ninyo siya minapatronize or ginagamit or ano, whatever? Sa inyo, saan kayo mas madalas? Parang doon sa ano? Example. Ma'am, doon ko, ma'am, doon sa ano, sa website na Stockflow ba yun? Stockflow? May mga comments doon. And how about Shopee? May mga comments doon. Mga Shopee and Lazada, di ba may mga ratings din doon? Di ba before we buy something from the shop, di ba yun muna yung tinitignan natin yung mga ratings, ilan na ba yung natinda nila, ano ba yung mga sinabi ng mga customers? Kasi syempre, hindi tayo masyadong sigurado. That's why we really need to check yung wisdom of the crowd kasi ito yung mga idea ng malalaking company or malalaking group of people wherein they collect, nagko-collect sila yan, mga halimbawa is yung mga ratings and everything para makita nila or para maipakita nila that na yung mga products nila or yung site nila is credible enough, mga ganon. So that's the wisdom of the crowd. Pero sometimes nagkakaroon yan ng ano na yung hindi anong tawag doon? May question part dyan. Pag nirate ba siya ng mga tao, is it really talaga ba na mapagkakatiwalaan yung site na yan o hindi? Kasi di ba sometimes halimbawa ikaw bumili ka sa Shopee. So naka-automatic na kasi yung 5 star niya na ganun, di ba? So, kung minsan hindi mo na siya pinipindot, click ka na lang ng click, submit ka na lang ng submit without checking the stars. Even pag naglalaro kayo or pumunta kayo, even pag naglaro kayo ng Mobile Legends, di ba? Merong part doon that you need to rate the Mobile Legends. Yan. So, hanggat marami yung mga users nila, hanggat marami yung nagre-rate doon sa site nila, ang nasa isip ng isang site na yun is as long as a lot of people are giving them a higher rate, maganda or credible na yung source nila. Kaya nagkakaroon ng misconception din kung minsan yung wisdom of the crowd na nasasabi. Okay, tuloy. Many universities provide guides for evaluating
websites and information on them. One good step is to determine who sponsors the sites. Okay, I have a question on that. Kapag di ba hindi natin mahanap yung author or sponsor ng site. Nung finals ba regarding that universities, di ba nag-evaluate kayo, hindi lang kayo nag-evaluate ng website, nag-evaluate din kayo ng mga teachers nyo. Did you do that part? Did you evaluate your past teachers last sem? Did you do that? I'm hoping that at the end of the semester, you're going to evaluate all of your teachers. Kasi bakit? Kasi dun kasi din tinitignan ng school if may natutunan ba talaga kayo dun sa teachers ninyo, kung nagklase ba siya sa inyo, if that teacher is knowledgeable ba enough dun sa tinuturo niya na subject. So you need to read every part of that, yung Google form ninyo, di ba? Yung SLEE ba yun? Student Learning Experience. So ang rating nun is 5, 4, 3, 2, 1. So at the end of the semester, you're going to rate your teachers. So dun binibase din kasi ng admin kung karapat dapat pa bang i-hire si teacher o hindi. So hindi naman porke na halimbawa is binagsak ka ni teacher, magiging ano ka na, yung personalin mo na siya. You need to rate her talaga yung ability niya nung nagturo siya sa inyo dun sa subject, kung may natutunan ka ba talaga sa subject, kung mastery of the subject ba ng teacher yung tinuro niya, kung on time ba yung teacher, kung ano ba, marami kasi yun, diba? So, hindi lang yung website ang dapat na in-evaluate, ini-evaluate nyo din yung mga teacher ninyo. So, dyan din, through those things na nakukuha din ng mga school, ay ng mga na yun kasi is doon pumapasok siya sa main campus. So pagdating ng main campus, halimbawa ako nandun yung pangalan ko, lalabas yun. So in every number doon na nakalagay, nakarate din ako kung ilan yung total ko. If I'm very satisfactory, if satisfactory o hindi naging hindi nagandahan yung mga estudyante sa akin. So it magre-reflect yun sa akin. So doon din kung minsan i-base din yan ng university, kung ano ba dapat yung magiging kailangan na i-improve ng teacher na yan, kung i-hire pa ba nila or kung hindi na. So may ganyang part din po ang school natin. That's why I'm expecting talaga that pagdating ng before your final examination, pag nag-send ako sa inyo ng link, please lang pakirate po ng tama yung mga teacher nyo. Kung talaga na hindi talaga siya nagturo sa inyo, ilagay nyo yung totoo. Pero huwag mo na akong personalin porque binagsak ka niya is, or mababa yung grado mo is pe-personalin mo na. I-rate mo siya based doon sa ginawa niyang pagtuturo sa inyo. Pag-guide sa inyo throughout the whole semester. Okay. Continue. Take note that we must find sites, reviewers, editors, experts, and other sources we only trust. Next. We can develop our skills to evaluate material we read on the web, but what about the people who have less education or ability? For example, what risks does bad information pose to children who find it on the web? Wait, okay. So some critics also... Wait lang, Jeneline. Can someone answer that one, yung question ni Jeneline? What risk does bad information pose to children? I'm sorry. Okay, this one. I want someone to answer this one. What risk does bad information pose to children who find it on the web? Sige nga, anyone from the class, ano ba yung mga risk ng mga bad information? Pag nakikita ng mga bata, pag walang guidance ng parents, kasi hindi naman napifilter ng mga, hindi naman natin napifilter lahat yung mga nakikita niya sa web. Ano yung mga risk? Anyone from the class beside the reporters? Sa tingin ninyo, may mga kapatid kayo na maliliit, mga addings ninyo. Did you catch some of your mga addings na nagsisearch sa web tapos may nun silang na-open na hindi maganda? Ano yung risk nun? Class, beside from the reporters, kailangan nyo rin maki-join. Anyone?
Na dati adding you. Kada cellphone na. Anya ti risk kanya na. Nuhan nga naka-filter. Hanga naka-parental guide di cellphone na. Tuladan na jay makikita na. Correct. Tuladan na jay makikita na. At, di ba? There's even in Facebook. Alam ko nakikita nyo yan. Hindi na friendly ang Facebook ngayon. Kasi hindi na nasi-censor ni Facebook yung mga pinupost nila. May nag-share ng mga malicious videos, malicious pictures, nakikita na ng mga bata. Etong mga bata, they can, kasi naman itong Pera de los Venas sa mga parents, gumagawa kasi sila agad ng account ng mga anak nila. So, yung iba, para mapatahimik yung mga anak nila, binibigyan na nila ng cellphone. So, itong mga bata, they can just search the web and everything. So, sa Facebook, nagiging alarming na ang Facebook. Kasi, may mag-share, may sumasayaw, naka-undies na lang. Meron yung mga kahit na cartoon characters lang, iba na yung mga pinapakitang images. Which is very alarming to the young ones. Kasi yung mga bata, siyempre kung ano yung nakikita na nila doon sa internet or doon sa web, sa website na pinasukan nila or sa social media na ginamitan nila, nagagaya na nila, naiisip na nila na, at dagayente kasi, nagiging curious sila, the curiosity ng mga bata. Yan, kung minsan, through curiosity, nag-e-experiment na yung mga bata. Kaya kailangan talaga, if you're a parent, pag halimbawa kay, meron sa inyo may anak dyan, pwede nyo siyang ilagyan ng parental control dun sa website. Pag inopenan nyo siya ng Gmail account, may parental yan. Even sa YouTube, may parental yan. Kahit yung ano, yung Wi-Fi ninyo, yung modem ninyo, you can make a parental control on that. You can choose any site na pwede lang pasukin or pwede lang ma-access ng mga bata. Kailangan kasi isipin din natin, sino ba yung mga actor, sino ba yung mga mag-visit ng mga site na yan, ng mga social media na yan. Nakakabuti ba sa mga bata? Especially, 1-year-old na, meron ng cellphone, di ba? Napapansin nyo ngayon, 1-year-old may cellphone na. Tapos, yung kagaya ng kapitbahay ko, itong tatay, naiwan niya yung phone niya, hindi kasi siya naglalagay ng lock. And this kapitbahay ko, mahilig siyang manood ng mga porn and everything. So, naiwan niya yung cellphone niya. Yung duwang anak ng alalaki, aglumlumong yun, ng tikwarto, giglumda yung cellphone ni tatang da. Tapos, hindi may dadya antida nakita na agwibuya da. O, di ba, hindi maganda kasi mantakin mo, they are only 6 and 7 years old, tas agwibuya da tikas dyan. Because of that, yun yung risk ng ano, ng mga napupost sa social media, sa mga websites, and everything. Okay, tuloy, Jenaline, yan. Magka-cut-cut ako pa minsan-minsan, ha? Next. What can we do to improve the quality of information? So, here are some ways. Basic social and legal forces can help. Our freedom of speech, teacher and parents, competition, fraud and libel laws, people who care and also volunteers to write, review, and correct online information. Okay, next. Regarding this matter, balik mo doon. Kasi mayroon tayong masyadong mainit na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Diba, naglabasan na yung mga, I don't know if you're okay with that or no, regarding our history and everything, na sinasabi na nga nila na nagkaroon daw ng mga maling impormasyon na nailapat sa ating mga libro nung napatalsik si Ferdinand, si President Ferdinand Marcos, yung tatay ni Bongbong. So, regarding that one, so, yung quality of information. If I'm going to ask you now, are you okay na aayusin nila yung mga history books natin? Ilalagay ba nila, papalitan ba nila yung mga old history books na napag-aralan ninyo nung elementary kayo? Are you okay with that? Or do you have any judgment on that? Anyone from the class? Wala? Walang gustong sumagot? Anyone? Dati na lang yung sumagot kanya. Wala ba dyan si Jomer?
Si Jomer Acosta. Wala ka ba dyan, Jomer? Magaling sa opinionated si Jomer eh. Jomer, wala ka? Ma'am. Anong stand mo sa ano? Regarding yung kumakalat na balita that they're going to change all the history books of elementary student to high school student. Kasi nga, ang sabi nila, mga mali daw yung mga history books na naglabasan noon nung napatalsik si Ferdinand Marcos Senior. What is your stand on that? Okay ba sa inyo na palitan nila, i-revise nila? Yes, ma'am. Okay sa'yo, Jomer? Yes, ma'am. Palitan lang po yung mga information na parang false. Ganun. Palitan po ng mga totoo. Ah, okay. So, ganun yun yung opinion ni Jomer. Sabagay kasi, marami nga naman kasi naglabasan mga fake. So, sabi nga nila, kasi naglalabasan na kasi yung mga videos ni Ferdinand Marcos. Yung mga videos niya, totoong video yun, hindi mo naman pwedeng i-edit yung video, di ba? Nagsasalita siya in front of a lot of people. And regarding also this freedom of speech, what can you say about all the UP students na nag-stop ng pag-aaral nila, hindi sila pumasok sa school para lang mag-rally, just to express their freedom of speech daw? Kasi hindi natin natakal yung freedom of speech before, di ba? So, anong masasabi nyo dyan? Sa freedom of speech nila, dami nang kumakalat ngayon, mga ano nila, nagra-rally-rally sila kung saan-saan, nag-rally na rin sila sa harap ng American Embassy, di ba? It's okay to express, it's okay na hindi nanalo yung kandidato mo, it's okay. Dapat okay ka dun kasi the majority speaks. And then you as a student, in my opinion ha, ewan ko na lang sa opinion ninyo. In my opinion, ikaw bilang isang estudyante na pinag-aaral ng, naging scholar ng Pilipinas, ng mga tao, ng mga taxes and everything, it is your responsibility to go to school. Diba? Kung bakit na kailangan mag-boycott yung mga estudyante ng UP. Kagaya sa inyo dito sa ISBSA, the government is paying for your matriculation fee. So, kaya wala kayong binabayaran na miscellaneous tsaka ng tuition fee. Matriculation fee, sabi na lang natin. Because matriculation fee, kung it is the combination of your tuition fee and your miscellaneous fee. Kaya wala kayong binabayaran na matriculation fee because the government is paying everything para magkaroon kayo ng free education. And then, nanalo yung kandidato na sinuportahan ng maraming Pilipino. So, it is okay na lahat naman tayo may freedom of speech. Karapatan natin na sabihin kung ano yung nararamdaman natin. But in a right place, in a right way. Hindi yung magbuboycott ka, estudyante ka pa lang. Hindi naman na porque may nanalo tayong presidente, eh siya na yung bahala na kung paano mapapaganda yung buhay mo. It is still our responsibility as a human being, bilang isang mamamayan ng Pilipinas. It's responsibility pa rin natin na mapaganda yung buhay natin. Huwag natin iasa lahat sa ating presidente. And what can we do para magkaroon ng quality information? Yan. So, yung teachers and parents, competition, fraud, and libel laws. So, maraming mga libel laws and everything dyan. Tapos, yung mga volunteer na nagsusulat. So, even you, pagka dating nyo ng fourth year, magsusulat na rin kayo ng libro ninyo. So, you're going to get from credible sources and everything. So, pag halimbawa, i-re-recommend na ng school that your work will be published. Pag na-publish na yan, kailangan is yung quality ng mga information na ilalagay nyo dun sa manuscript nyo is credible enough, and kailangan is sarili nyo talaga. Kasi meron kayong plagiarism check. I-check yan ni Sir George. Yan. So the percentage of your plagiarism is hanggang 20% lang below. Hindi pwedeng mas mataas. That's why if you're going to take anything from
from any website, halimbawa kumukay sa Google Scholar, mayroon kayong kinuha doon na isang, nagbasa kayo halimbawa, binasa nyo yung buong work ng isang tao, then kumuha kayo doon, din kinuha nyo, you need to, hindi lang yung isa-cite mo siya, kundi kailangan mong i-paraphrase yung nandun. Hindi mo pwedeng i-copy ng buong-buo yung line na yon. Kasi pag kinopy mo yung buong-buong line na yon, mag-a-appear na yon dun sa Trinity check. I-check niya dun, this whole sentences come from this work, from this www, that lalabas kasi yon. Kaya makikita niya. That's why, para ma-improve natin yung quality ng information na ilalagay din natin, ilalapat din natin sa mga libro natin, kailangan magkaroon tayo ng originality. Originality dapat. So, yan yung mga, at lahat ng mga nandyan, those are the things to improve para magkaroon ng quality of information. Pero sometimes, kahit na nandyan na yan, meron pa rin mga sites tayo na naglalabas ng mga fake and everything. Even fake news, mga biased media, sabi nila, dami na daw mga biased media. That's why kung ang nakakabigay din sa atin ng quality of information na ngayon is yung mga bloggers. Marami nang hindi nagtitiwala sa mga news reporters natin, sa GMA, sa TV News 5, mga ganyan. Marami nang hindi nagtitiwala sa kanila. So, pwede nating idagdag dyan na yung nakaka-improve din ng quality of information natin is yung mga bloggers. Kasi sila na, kasi pinapakita na nila ng aktual, wala silang kinikilingan. Kung ano talaga yung ilalive nila, yun na yung makikita mo. So, we can add one there, yung mga online bloggers natin. Okay, proceed. Good afternoon, ma'am. I'm Hanson Vite. I'll be reporting the narrowing the information stream and the abdicating responsibility. So the web now gives us access to more high quality, up-to-date information than libraries did in the past. Consider current events, politics, and controversial issues. We can read and listen to thousands of news sources on the web from our own and other countries, getting different cultural and political perspectives on it. So we can read the full text of government documents, bills, budgets, and investigative reports, congressional testimony, and debate, instead of relying on a few sentences quoted from an official news release or a soundbite from a biased spokesperson. We can search archives of millions of news articles from the past 100 years. So, alam naman natin na ang internet is, andun na lahat yung mga information na kailangan natin. Doon na rin natin makikita yung mga hinahanap nating information. Halimbawa na lang is yung mga laws, mga bills na mga, tsaka yung mga reports tungkol sa government. Pati rin yung mga, news articles ng mga nakalipas na taon is ma-access na rin natin through web. And the latest one now is the canvassing. Yun yung pinaka-latest natin ngayon, di ba? Na yes, nakikita ma'am na natin today. Hindi kagaya noon, yes, wala tayong kaalam-alam paano ba nila binibilang and everything, pero ngayon naka-live na. So, di ba na hindi na nga nagreklamo yung kampo ni Lenny Robredo kasi yung PPCR yung unang release ng mga nanalo na si Bongbong. Nag-recount si PPCRB, same din daw, wala naman daw nangyaring dayaan. And then sa canvassing na naman now, wala pa rin silang nakita na irregularities. That's why hindi na nag-question yung kampo ni Lenny Robredo, tumahimik na sila. Sabi nga nila is triple kill, ewan ko. Okay, move on. Next slide. We can follow websites, blogs, tweets, and social media news of conservatives, liberals, libertarians, Tea Party activists, environmentalists, evangelical Christians, animal rights activists, and so on. Some get all their news and interpretation of events from a small number of sites that reflect a specific political point of view. Personalized information on internet could making us more politically polarized. Some critics see the web
as significantly encouraging political narrowness and political extremes by making it easy for people to avoid seeing alternative opinions. So karamihan sa atin, especially yung matatanda, is ano, stick to one lang sila sa ano, sa news na or information na nakita nila. Kapag yung opinion nila is ano, nagmatch sa opinion ng isang ano blog or post, is yun na yung paniniwalaan nila. Hindi na sila naghahanap ng alternative opinions or other information doon sa news or specific na article. Pero sa atin, so at personalized pag sa inyo, information pag sa on the internet, na, if you're going to create your own your own paper, hindi kayo pwedeng mag-stick to one lang, ha. Kailangan wide range dapat. Kasi hindi ka pwedeng kukuha lang ng isa, hindi ka lang pwedeng magbasa lang ng isa. Kailangan nga is 10 to 20 yung babasahin mo. Kasi in every, halimbawa, yung binasa mo na isang work, halimbawa, ang makukuha, ang magagawa mo lang doon is isang sentence lang. So in every work ng related literature mo, in every one work, one sentence. Ganun yun. Kaya kailangan is pag gumawa na kayo ng manuscript nyo, kasi di ba magsa-summer class na kayo. Yes, Ashley? Sorry ma'am, napindot lang po. Sige, okay lang. So, yun yung lagi nyong tatandaan na pag nag-related literature na kayo sa manuscript ninyo, pag sinabi sa inyo ng teacher ninyo, you need to read at least 10 to 20 na write na halimbawa yung title ninyo, kung ano kasi yung title ninyo, yun naman yung i-search nyo sa Google Scholar. So, ano yung mga keywords? Halimbawa is na nag-propose kayo na ano bang magandang system. Nag-propose kayo na QR coding ng mga estudyante, halimbawa QR code yan. Pag-search ka ngayon ng QR code, kukuha ka doon ng 10 to 20 na reference mo. Yung 10 to 20 na yun, kailangan mong basahin. In every reference, isang sentence lang yung pwede mong, sa isang sentence niya, dun manggagaling. Ganun po yung related literature. Kaya kailangan is, hindi pwede na narrow lang. Kailangan is wide range. Okay, continue. Personalized information on the internet could making us more politically polarized. So, polarized meaning is different or dividing into groups. So may mga tao na ano, iba-iba rin ng ano, may mga opinions, kaya may tinatawag na pros and antis. Next. So Marcos and anti Marcos, parang ganyan. Next, David. Sublay. Back. Sumobra pa, David. Yan. Sumobra pa rin. Too many students and... Too many students and professionals believe whatever they read in Wikipedia, researchers reinvent the wheel or apply for grants to do so because they do not read relevant work in their field published in the past and available only in paper journals. Because there is so much on the web, it is too easy to ignore what is not there. So alam naman natin na lahat tayo mga students, kabilang yung mga professionals, is gumagamit na ng Wikipedia. So kadalasan is hindi na sila nagbe-base sa libro, kasi ang Wikipedia is andun na lahat yung mga information, pero ano, ang hindi nila alam is may mga information din na hindi sakop doon sa specific topic. Too much searching online puts researchers in touch with prevailing opinions, but this may accelerate consensus and narrow range of findings and ideas upon. So, consensus meaning is everyone agrees on something. So, kumbaga, kung ano na yung yung
next. Ano yung consensus, ulitin mo, naputol? Indicating response. Naririnig niyo si ano? Consensus. Sige, sige, tuloy mo. So, consensus meaning is, ano, everyone agrees on something. So, meaning is, yung example is 5 members, then yung dapat is, magiging answer nila is 1 into, yung answer nilang individual is magiging, ano, answer, magiging kabuuan is, kung as a whole group na, yeah. Yes, Jojin? Napindot, ma'am. Akala ko may question ka kay Hanson. Okay, tuloy mo. Next. Next. So, abdicating responsibility. Tools and technologies we use to encourage certain practices and consequences by making them easier. Example is the spelling checker software. A software can check the spelling and all the words in a document faster than a person can find the first one by flipping through the pages of a printed dictionary. But a simple spell checker looks up each word only to discover whether it is in its dictionary. It does not check whether the writer uses the word properly. So, abdicating responsibility is ano, refusing to do your responsibility. Example is yung spelling checker software. Ang gine-check lang is yung kung tama ba yung spelling ng words na nilagay mo. Hindi yung kung paano mo gamitin yung words. Example is yung ano, yung meet. Yung nakalagay doon is meet na makikipagkita. Tapos napalitan ng ano, meet na karne. So, meaning pag hindi responsible ng computer yung mali kasi ginagawa niya lang yung purpose niya and tayo pa rin ang dapat dapat pa rin natin tinitingnan yung mga results ng computer kasi may mga system kasi na may errors and ano bugs kaya may lumabas na diba yun, minsan nagkakamali din yung grammar yung ginagawa natin na ano articles. So I recommend na ano, I know that it is a responsibility to check na basahin natin yung mga sinusulat natin. Pero ano, meron din kung minsan nakakatulong din yung other software. Kaya lang, if you want to use it talaga na ma-check niya talaga yung sentence mo pagdating ng manuscript ninyo, is you subscribe to Grammarly. Kasi alam niyo yung mga past, yung mga fourth year ngayon, nag-subscribe pa sila sa Killbot, nag-subscribe pa sila sa Grammarly para maganda yung kalalabasan ng manuscript nila. Which is, nung ako, walang ganun. Ako nun, wala. Ang ginagawa ko every time, binabasa ko yan, babasahin ko. And then, ipapacheck ko yan kay Ma'am Joy, kay Sir Padiwan. So, iti-check nila yung mga grammars ko, mga wordings and everything. So, naka-adukan to nga printing ngon and everything. Pero if you have the money sa grupo ninyo, halimbawa, dinivide na kayo in a 5 members kasi in one group. Ganun kasi ang capstone. So, pag halimbawa, dun sa 5 members na yan, kaya nyo naman na mag-subscribe sa Grammarly and sa Killbot para hindi na kayo pa ulit-ulit nag-preprint on the JNT sentences yung JNT manuscript yung. You should do that. Kasi makakatulong yun. Less expenses din pagdating sa printing and everything. Kasi talaga nag-regat. Maranasan yun to. Napan kayong tagpat-pacheck. I know that it is a responsibility to check our wordings and everything. Pero kung meron din naman makakatulong din sa atin para mas maganda yung kalalabasan din ng output natin, why don't we try din, diba? Both responsibility na rin yun. Kasi syempre maglalabas din naman tayo ng pera. And then syempre, kung ano rin naman yung ilalapat natin na sentence doon kay Grammarly, iti-check din naman niya yan. So maganda kasi, ako nga kung minsan, kasi may auto ano itong desktop ko, yun nga lang, hindi ako nakasubscribe dun sa lahat. Kaya meron ding part pa rin na nagkakaroon ng errors and everything. Pero pag na-subscribe mo yung Grammarly, maganda siya. So, I recommend that sa inyo ha, pagdating nyo na ng fourth year. Okay, tuloy mo, Hanson. Next.
Next. Computer model. Relying on... Ay, please. Si Mubra. Relying on computer system can also be implemented in an organization. People follow on what computer says to do a specific task. This can reduce the risk because computer system are the one who will give the rules. So, meron din. So, ito is exceptional kasi yung computer yung nagbibigay ng rules. So, for example, yung, pag sinabi ng system na click here to proceed, tapos kinlik mo, tapos biglang nag-crash, is hindi mo responsibility yun kasi sinabi ng computer na pindutin mo yun para mag-proceed. Pero nagkaroon ng aberya. Alam ko may nabasa ko yun regarding that one. Tungkol dun sa AI ng isang hospital. Kasi itong AI na to, pag tinapat, pag nilagay mo lang doon kung ano yung mga symptoms mo and everything, idadiagnose ka niya, then sasabihin niya kung ano yung sakit mo. Pero, kahit nasabihin na natin that AI siya, mas matalino pa rin ang tao. Kasi pagdating na nung operation, at the day part nga nabasa di AI nga robot, kasi nga nagkaroon ti problem di inti inoperaan da, but since they have this very best doctor, meron silang napakagaling na doctor, tinabi niya yung computer talaga. Kasi yung computer niya may mga joystick and everything eh. So nakikita niya lang sa monitor habang operanda na yung tao. And then habang operanda nga kasta, meron palang part doon sa cancer nung inooperahan nila na hindi pala nabasa ng AI. So nagkaroon ng problem nung inooperahan na yung pasyente. That's why ang ginawa nung magaling na doktor, durun na da jay robot, durun na, ito nang tinag-opera, naikat na da jay cancerous part din, di ba gititaw. So kahit nasabihin na natin na mga robots natin is nakaprogram, magsasabi siya na cut this, kung ano siyempre yung robot ko, ibagana no, yung part dapat di jayin ti pagiwaan da, kasi silawan na eh, di ito di maiwa, yung part yung maiwa in everything, pero nagkaroon pa rin ng problem. Kaya meron pa rin risk, kahit sabihin na natin na ano, there's still a risk, may exemption pa rin yan, hindi pa rin 100% na that even though we program the computer, meron at meron pa rin ano, errors, may disadvantage and advantages pa rin yung mga ano, mga computer systems natin. It's still, hindi pa rin siya 100%. Kahit nga yung mga system na ginagawa natin, meron pa rin glitch. Pagdating ng ano, nag-upgrade ni PHP, adaman nang tinayong da nga sa baling languages and everything. Nag-upgrade ni SAM. Yan. So, pag nirun mo yung old na system mo, merong part doon na hindi na nagra-run, or merong part doon na nagka-error na siya, nakapaymot na kasi diyay. Kasi I have this system na ginawa ko nung first year ako. Pag nirun ko na ngayon, may mga marami na siyang glitch and everything. So, may ganun pa rin. So, pag nag-upgrade, while the technology is upgrading, habang pati mga computer languages natin, habang nag-upgrade siya, meron at merong nagiging disadvantage at advantage yan sa atin ng mga IT. So, merong parts doon na hindi nagagana. Taka ka lang, ala, may natangahaan magganan, kasi dati mo't katanggan-gana. So, nagkaroon siya ng upgrade. Sa upgrade na yun, may mga dinagdag at tinanggal sila. Which is kailangan mo na namang palitan yung mga link mo, mga CDN mo and everything para mapagana mo na naman. Even those mga libraries natin ng ano, ng JavaScript, jQuery, mga ganyan, di ba? Pag dinadownload natin yung mga libraries natin, may mga version na yan. 3.1.0, 3. Mga ganon. Eh ngayon, ano na bang version ng JavaScript and jQuery? That's why if you're going to use that one, irarun mo siya. Halimbawa, ginamit mong library is something like pinakaluma, and then meron ka nang i-attach ng mga bago, hindi nagagana. So, may ganun. So, may mga problems pa rin yung mga computer systems natin. Kaya hindi pa rin siya 100%. Though pinogram natin sila, mayroon pa rin at meron pa rin glitch yan. Hindi pa rin siya 100% na masasabi natin. Kagaya din yung mga robots na mga ginagamit ng mga other companies, malalaking companies and everything, meron at meron pa rin time na magkakaroon pa rin yun ng failure, ng errors and everything. Kahit ngayong simple lang na system ng isang office, meron at meron pa rin yan. Hindi natin masasabi na 100% is that kahit na nasa new generation na tayo, meron at meron pa rin, magkakaroon at magkakaroon pa rin yan ng problems. Yan, continue.
computers have become so necessary to modern living. It has a negative impact and positive impact. However, we must take responsibility when using the computer and do not rely too much on the computer. Why? Oh, okay. As the kasi ma'am is ano yung sinabi mo kanina ma'am is may, yung computer natin is meron pa rin at meron pa rin error yon. Mm-hmm. Kaya dapat alam natin at huwag tayong masyadong mag-rely sa computer kasi ano yun nga, is ano, marami pa rin error and error. Problems. And then, I think one more na sasabihin ko sa inyo, especially if you're charging your phone at night. Yan. Pag nag-charge kayo ng cellphone ninyo, or pag hindi nyo na ginagamit, especially pag hindi nyo na ginagamit yung phone nyo, matutulog na kayo, don't put your phone beside your head. Ilagay nyo siya sa sahig. Kasi may ano yun, may... meron siyang magkakaroon ng effect daw sa brain natin. And then yung charger naman, nagcha-charge kayo nasa tabi nyo. There's a possibility na sasabog yung phone nyo, hindi nyo alam. Kasi malay nyo, nagka-problem pala yung battery, sumabog yun na kuryente kayo. So computer pa rin, we still considered our smartphone computers. So meron at meron pa rin. That's why it is still a responsibility kung paano tayo magiging safe dun sa ginagamit natin. Even your laptops, di ba lagi kong sinasabi, takpan nyo yung webcam nun yung masusarun. Kasi there's still risk. Once we're connected to the cyberspace, we're not safe anymore. Hindi lang risk na masasaktan tayo physically, but pwede rin siyang magkakaroon ng damage sa atin. Mentally, emotionally, mga ganun. Okay? Okay, proceed. Next, ma'am. Si next reporter. Next reporter. Okay. Next reporter. So, hi guys. I'm Mark Joseph Paleo. Ako okay. Yung susunod na mag-report. So, computer models. Likeness to truth is not the same thing. Computer things. Mathematical model is a collection of data and equation, like for simulating characteristics and behavior of the thing they study. The models and simulation of interest to us here require so much data and or computation that they must be run on computer. So an example po nito is when it comes to our business, especially sa ice cream company. Yung monitor or conduct nila kung ilan yung relenta within different days. Dito na po pumapasok yung mathematical model by comparing weather each day. So basically, sales versus weather. Ibibidik nila yung future sales base sa weather forecast at nalaman nila kung ilan yung product na kailangan nilang gawin. Some problem studies with computer models. So ito po yung mga ano, computer generated predictions that base sa mathematical models na karaniwan na nagpapakita sa mga news. Population growth, the cost of proposed government program, the effects of second-hand smoke, when you will run out of critical nature source, the effects of attacks cut on the economy, the threat of global warming, and a big earthquake is taking over. Alam nyo, magandang ano to, magandang gawan ng ano, na proposal. Pwede kayong kumuha dyan. Pwede kayong gumawa ng predictive analysis. Yan. Halimbawa, population growth, yan, pwede yan, predictive analysis of barangay, ano, kung ilan ba yung magkakaroon, ilan ba yung madadagdag pa sa barangay ninyo, yung mga ganun, ano pa, yung, pag may Python na ba kayo, nagpa-Python kayo? Nagpa-Python na ba kayo? Machine learning kay Sir George? Kayo ba yun, mga third year?
Or second year yata yun. Or kayo ba, yung nag-Python? Python na ba kayo ngayon? Yung language nyo kay Sir George? May Python ba kayo? Or wala? Ay, wala. Mga second year siguro. Pero if you could create a system yung kaya niyang mag-predict, halimbawa is naglagay kayo ng mga data and everything. Kasi yan, actually ginagamit yan ng maraming companies, mga agencies, halimbawa sa pag-asa. So, mapre-predict nila, di ba sabi nila magkakaroon daw tayo ng, ano ba yung line na yun, yung crust natin dito sa Pilipinas na the big one, sabi nila, there will come a time daw na magkakaroon daw ng malakas na paglindol. And then, meron yung line, may line doon kasi sa Pilipinas kung saan dadahan. So, ginamitan din nila yan ng mga predictive analysis and everything. Pagdating yan ng, actually, hindi ko kasi yan napag-aralan nung baccalaureate ko eh, pero nung undergrad ko. Pero now that I'm having my masteral, pinag-aaralan namin yung mga predictive na yan, predictive analysis and everything. So, through those computer models na nakikreate nyo, or kahit mga system lang, if you're going to create a system, ilalapat mo doon yung mga datas coming from the past, mga past years, mga ganyan. Lahat ng data na yan, halimbawa is you want to show that, halimbawa noong 1990, lumindol ng Baguio City. So, kukunin mo ngayon yung mga past datas, 1990 pababa hanggang halimbawa hanggang 1980s. Lahat ng data na yon, kukolektahin mo lahat ng mga lindol na naganap sa Baguio City. And then, through those data, na-predict niya that certain time of June 6, 1990 is nagkaroon ng lindol sa Baguio City. And through those data, makakagawa ka ulit ng analysis na yung mga succeeding years, malalaman mo kung kailan ulit magkakaroon ng lindol sa Baguio City. Ganon. Para din yung mga volcanoes, di ba, marami tayo yung mga scientists natin na marami silang hinuhulog dun sa mga volcanoes, may mga machine sila, may mga robot na lumalapit sa mga lava and everything. Ayan, nangongolekta sila ng mga specimen, kinukuha nila yung mga data, and through those data gathered, mapre-predict nila kung kailan na naman sasabog yung vulkan na yun. So, those are computer models na maganda. Especially if naabutan nyo yung Python. Kasi yung mga second year ngayon, nagpo-Python sila. Then, on to machine learning, deep learning and everything. So, yun. Gagawa sila ng mga systems wherein magpre-predict ko ano yung mangyayari. Halimbawa, yung mga ITs, number of student enrollees since, sabihin na natin, since year 2020 hanggang 2022. Ilan kaya sa inyong batch kaya? Ilan kaya yung makakagraduate? So, the predictive analysis of BSIT, third year BSIT student, if they're going to graduate, if magagraduate ba sila pagdating ng 2020, anong year kayo mag-graduate? 2023, hopefully. Graduate ba kayo? 2024. Yeah. So, depende yan. So, pwede yung mga ganun. So, through those data kasi, data analytics kasi ang tawag doon. So, hindi ko yan nakuha nung undergrad ko, pero nakukuha ko na ngayon sa masteral ko. Which is very useful. Kasi through those things talaga, makakaisip ka na, parang ang ganda gawan ng system ito. Kasi makakapag-predict siya. So, yung may idea na kayo. Kung halimbawa, makakagawa kayo ng isang system, pagdating ng fourth year, which it can predict kung ilan ba yung magiging enrollees ng ISPSC sa succeeding years, kung ilan ba, pwede kayo gumawa ng system na makakapag-predict kung yung mga IT students ba na enrolled ng fourth year is ilan ba yung gagraduate sa kanila through their ratings and everything. So, pwede rin kayong gumawa ng system ng ganon. That's why it's very useful na, very useful talaga yung mga pinag-aaralan ng every different agencies. Mga different agencies na yan, yung mga datas na yon, very useful. Kaya kailangan talaga is nagkakaroon sila ng database and everything, ng lahat ng data sa mga kaganapan. Kahit sa ano natin, sa stock market natin, na-predict na nila yan kung kailan ba tataas, bababa yung mga stocks natin. May mga months and years din tayo. Even sa mga kuryente natin, sa paggamit natin, pagkonsumo natin ng mga kuryente, na-predict yan ng ISECO kung kailan, anong month ba
anong month na naman kaya tataas yung konsumo ng mga tao, kaya tataas na naman yung ipro-provide na naman nilang mga kailangan para ma-sustain nila or ma-tawag dito is maiwanag lang na lang hindi kuryente tayo hanggang karoon ti shortage and everything. So through those datas, kaya napapaganda at napapaganda yung performance ng isang company because they have those different types of data na nilalapat nila sa mga computer models nila para ma-predict nila kung ano na yung mangyayari sa susunod dun sa company nila. So, ganun yun. Okay, proceed. Nasaan na si ano? Mark? Busted. Ha? Ayan, may question siya. The following questions help us determine the accuracy and usefulness of the model. Number one, how will do the model understand the underlying facts? The model can help to visualize. Kailangan kasi nahirap or models can also help scientists to very good understand the process. Models necessarily involve sometimes in prediction of reality. What are the assumptions that prediction involve? So, our assumption is because a large selection of human behavior. While the implementation is based on selection of behavior defined by linearized distribution of models and ensure that something has smaller or more easily understood models. Of course, we do our prediction of modern corresponding to the process. So, now, I think I need to talk to you. I'm going to go on a talk. An example is yung reservoir plan. Ayan. So, ito yung mga question para ma-determine natin yung accuracy and usefulness ng isang model. But sometimes kasi, if you're going to create a model, make sure na alam niyo yung specification ng mga computer system kung saan nyo ilalagay yung mga models na yon. Kasi, there are some parts of agencies, even in the municipality of Tagudin, the specs of their computer units there is just 32 bits. 32 bits lang po ang ginagamit ng municipality of Tagudin, yung mga computer units nila. So if time will come that you're going to propose a system, mga ganon, and then kukuha kayo from that agency or sa government natin dito sa Tagudin, municipality natin, you need to consider ano yung mga specification. Kasi yun yung magiging constraints kung bakit hindi mapapagana or hindi magiging useful yung model mo. So, yun yung magiging problem natin. Kaya kailangan i-check nyo muna kung compatible yung ba yung ginawa nyong system or model para doon sa mga system units nila. And then make sure that all your data are factual. Talagang nanggaling talaga siya doon sa database nila kung may database sila. Hindi yung naglalagay lang kayo doon ng mga fiction or anything. Kasi pag naglagay kayo ng mga fiction, paano nyo makukuha or paano nyo malalaman na yung pre-predict ng model ninyo is tama or hindi. Sabihin na natin, siyempre may mga glitch pa rin yan. Hindi naman 100% na gumawa ka ng model is 100% na ma-predict niya, di ba? Prediction nga eh. It's going to predict.
it's not 100% na tama yung prediction niya, pero at least naka-predict yung model mo. But you still need to consider some problem na pwedeng mag-arise. Ano pa ba yung nakalagay doon? Incomplete or inaccurate data. Ayan. So, kailangan talaga kompleto yung mga data mo. Tapos, kailangan is yung specification. Specification ng system unit. Is it compatible ba or hindi? Yun din, kailangan din natin i-consider yon. Tapos, yung mga ginamit mo din doon sa model mo. O, diba? Kasi kung masyadong marami, masyadong mabigat yung mga ginamit mo dun sa model mo, hindi ka nag-simplify ng mga codes mo, yung pag-run na model mo is mabagal. Nagiging mabagal siya. Even yung paggamit mo lang ng simpleng image, yan, lagi kong sinasabi sa inyo, yung, kaya may mga nakikita ako, mga system niyo yung image, ang bagal-bagal mag-load kasi mabigat yung image. Yun, you still also need to consider those things. Kasi yun yung mga nakakapagpabagal. May mga codes po tayo that we can simplify using yung mga shorthands natin. Napag-aralan nyo naman yung mga shorthands, di ba? Nung nandun pa lang kayo, nung nag-Java ba kayo or C++, C#. Yan, tinuro yan ng teacher kung paano nyo mapapaikli yung mga codes. Yan, so kailangan alam nyo din yon para hindi mabigat. Hindi mabigat yung ano, yung system or yung model ninyo. Even yung paggamit nyo lang ng mga links. Kung alam nyo na hindi naman na useful yung link na yun, wala namang maitutulong sa system nyo, tanggalin na lang ninyo. Kasi pag nakakabigat lang yung masyadong marami. That's why I always teach you na hati-hatiin nyo yung parts ng system ninyo para you just call it. Nire-record nyo na lang siya. Kasi pag masyadong marami yung codes din ninyo, isa rin yun kasi sa constraint kung bakit. No, adun to ti data nito, JMT system yung ti database yun niya, nakargaan yung to ti adong information nun and everything. Maglo-load siya ng napakabagal, babasahin niya ng napakabagal kasi adu da gigi codes you, paulit-ulit lang gigi code mo, JMT home mo, naulit to mo ng JMT about us mo, gigi kasi jay, paulit-ulit. That's why I'm teaching you kung paano maghati-hati. Hati-hatiin nyo kasi yun yung nakakatulong din kung bakit mabilis din yung pag-load. So, kapag meron kayong mga models yan, gagawa kayo yan ng system ninyo, system model ninyo. Tapos, hindi nyo alam kung paano maghati-hati. Okay pa lang siya pag wala pa siyang laman. What if ang ipapalagay sa inyo ng client ninyo is 1,000 datas? O, maraming data yung 1,000. E yung pag-load nun, pag marami na kasing laman yung database ninyo, mabigat na siya. Tapos mabigat pa yung ginawa ninyo na system. Kaya kailangan talaga, you need to simplify everything para magkaroon ng accuracy, magamit nyo ng maayos yung mga models and everything. So, ganun din sa other companies yung mga gumagamit ng mga predictive analytics solutions. So, gumagamit din sila ng mga coding doon na hindi rin mabibigat. Para even if they put a lot of data from 1970s, 1965 pa yung data na yan hanggang 2022, kayang-kayang ilabas ng models nila accurately and mabilis talaga yung paggalaw niya kasi nga maayos yung pagkakagawa din ng model. So nakadepende rin yun kasi sa pagkakagawa natin ng models or ng system. Models or system, isa lang din naman yun eh. So, nakadepende yun sa paggawa natin. Kaya kung kay gusto natin na maging maayos yung gagamitin nila na system natin, we need to consider a lot of things. Hindi porke na okay na siya, nairaran mo na siya kasi wala pa siyang laman. Konti pa lang yung laman, okay yung run niya. Hindi ganun. Kailangan mag-isip ka ahead of time. What if yung agency na yun magpapalagay sila ng napakaraming data? Kasi ito yung mga ginamit ko. Ano kayang mangyayari? You try to experiment. Ganun kasi nangyari sa past system ko. I don't consider, hindi ako nag-isip na ano kayang mangyayari if I put a lot of things like this, a lot of data and everything. Tapos nung niload na namin, Diyos ko, nagbuntog. Kasi dahil dyan, pinabasit na din yung code me. I-custodio yung code you. Para gumalaw yung system. Kasi pag hindi mo gagawin yun, magkakaroon ng problem yung system. Hindi mo na madidetermine yan. Sabi nga, you need to determine the accuracy and usefulness of a model. Yan. So, yung nakalagay doon,
the system being model, kailangan hindi, yung model mo is hindi siya incomplete, hindi inaccurate yung data, walang faulty assumptions or oversimplification. So other reasons are that computing power could be inadequate for the number of computations needed to model the full capacity of the system and the difficulty, if not impossibility, of numerically quantifying variables that represent human values and choices. Okay, continue. So ito yung mga ano, yung mga example ng model. Modeling car crashes and modeling time. Ano yun? Yung example mo dun, modeling car crashes and modeling climate. Ano yung ano niyan? Ano yung explanation niyan? Paano tawag dito? Paano na-evaluate yung mga car na yan? Yung mga model car, paano rin nila na-evaluate yung ano yung sa climate? Using our computer models. Paano rin sa isang company, halimbawa, ako na lang mag-explain. Sa isang company, halimbawa, modeling car crashes, di ba, sa malalaking companies, before sila mag-release ng mga car nila, they're going to evaluate their cars. Di ba, meron silang nilalagay ng mga dummy na human figure doon sa loob ng car, and they're going to crush that car. Idungpar na din yung lugan to check if pag na idungpar ba yung lugan is rumwar ba na din yung airbags, if magiging safe ba yung mga passengers and everything. Kaya ini-evaluate nila yung mga models nila. Yun yung una yung sa car crashes. So sa climate naman, so paano nila ini-evaluate yung mga models ng sa climate? Paano naman yan? Paano nila na-predict yung climate natin? Ano yung ginagamit kaya nila? Ano kayang model ang ini-evaluate nila sa climate? Sa halimbawa may bagyong dumating, ano ba yung ginagamit ng Philippines sa pag-asa natin para ma-predict nila if kung saan tatama yung bagyo? Di ba may ginagamit yung mga ano pag-asa? Di ba hampay lang na nag-landfall dahil yung bagyo dito yung Ilocos, na-predict na nila that in this certain time of time, ito ganito kalakas, ganito kabilis yung hangin, ganito kalakas yung buhos ng tubig, ito yung madadaanan ng mga bagyo. So meron silang mga ginagamit yan ng model and they evaluated that. And through those models, nakikita nila kung ano ba yung magiging problem na magiging arise na pwede nilang i-improve para mas maganda yung pagbabalita nila. That's why through those things na nasasabihan agad yung mga particular areas dito sa Philippines kung saan ba dadaan tong bagyong to. Kaya you need to evacuate, kailangan nyo nang mag-ready sa lugar na to kasi dadaan po dyan yung bagyo, ganito kalakas, ganito kabilis yung hangin, kailangan na mag-evacuate yung mga tao kasi there's a possibility na magkakaroon ng landslide, na pagtaas ng tubig, yung mga ganon. Kaya yun din yung nakakabuti na ano, nagkakaroon muna ng evaluation yung mga models na yon. Ipinetest muna nila para pagdating na talaga ng totoo na magkakaroon na talaga ng bagyo is masasabi na nila na masasabihan na nila yung mga tao kung saan dadaan and magiging ready na rin tayo. Okay, proceed. So, good afternoon, ma'am. I am Jacos Mike Muniz and my report is about the digital divide. So, the digital divide describes the gap between people who have access to affordable, reliable internet service and those who lack it. Over the years, more and more people have access to technology. By 2004, 70% and 75% of Americans had access to the internet from their homes, which is, sa pagkaalam ko po, is America yung first country na nagka-internet. As is always the case, the new technology is expensive when it's new and first ability
breach. And then over time, cost comes down and becomes available to more and more people. This phenomenon has led some to think of the two groups of people as hub and the hub leaders instead of the hubs and the... Next. Wait lang. Regarding sa digital divide, yan. I actually experienced that one when I was in second year college. Kasi dun sa social sa, ano yun, kay Ma'am Shaira, naging teacher ko kasi siya eh. Pinapunta niya kami, there's still, noon hindi pa maraming tower ng Globe sa Santa Cruz. And then there's a certain barangay in Santa Cruz, San Pedro, may taga sa Santa Cruz ba dito? Sa San Pedro, Santa Cruz, Ilocos, wala silang internet access. Ang nandun lang is, cellphone lang yung pantawag lang talaga. So, pumunta kami dun. The teacher advised us to stay there from 8 in the morning until 5 p.m. without internet access. Yan. So, ang hirap. So, ang hirap talaga na sabi ko nga, Diyos ko, walang wifi, walang buhay. So, yun yung ina-experience ng mga taga San Pedro. Muntakin mo yun. Pagbababa na sila, pupunta na sila ng Amaro, dun lang sila magkakaroon ng internet access. So, nagiging problem din yan, i-digital divide natin yan pagdating sa mga students. I don't know if lahat na ba ng part ng Santa Cruz is may internet. Hindi ko alam kung lahat na is nakaka-access. Alam ko meron pa rin, even Tagudin. Tagudin ba, meron pa rin bang part dito na hindi nakakapag-access ng internet? Mambati Sudipon, no? Oh, Sudipon, yan. So, isa yan sa mga nagiging cause ng digital divide natin. Hindi lang naman yung, sa bagay, hindi lang naman about internet access ang digital divide. Even those IT students na nag-enroll ngayon who don't have laptops na kailangan ng isang student. Yan din, isang example din yan ng digital divide. Hindi lang yung internet ha, kailangan yung mga laptops din, mga computers, may mga student, mga IT students na hindi kaya, hindi afford na bumili, yan din yung ano, yung reason na may digital divide tayo. Kasi pag you come from a very good family, they can buy a lot of things, kayang-kaya nilang bilhin yung mga computer mo, mga updated computers and everything, nakakasabay ka. Tapos may internet access pa kayo na malakas, nakakasabay ka kung ano yung mga kung ano yung mga nangyayari, nakakabalita ka and everything. Pero dun sa mga tao, example ko na lang dun sa San Pedro nung wala pa silang internet access, sa TV lang po sila nakakabalita, sa TV, sa radyo. What if those TV station or those radios is mga bias? So yun na lang yung naririnig nila, yun na lang yung nababalitaan nila. Sabi ko nga nung nandun kami sa San Pedro, siyempre, kailangan may load ka doon. Awanti load mo, kamakatawag eh. Kailangan na dapang text mo, dapang load mo. Kung nakot, kasano ngayon, bumabatay ko, zombie, amin na tawag yung Santa Cruz, di ba ba? Wala ka kasta. Kasi siyempre, wala kami, hindi kami nakakabalita eh. What if may nangyayari na pala sa baba? Kami nga ang mo, nag-boring TV yan. Nawanti internet ng apay mo. And, ewan ko kung paano nakasurvive din yung mga student na walang internet access, walang gagamitin. So, that's why the school really need to consider everything. Kaya nga sabi ko, you have classmate na walang gagamitin na computer para sa project niya. They could come to school, magpaalam lang, inform lang ako para magawa niya, para kailangan natin na ano, we need to bridge that gap, sabi nga nila eh. Kaya kailangan sana is lahat na is magkakaroon. Pero syempre, hindi naman pare-pareho yung economic status ng bawat pamilya. Kaya kahit nasabihin natin na I want this, I need this. If our parents talaga, if your parents cannot afford it, hindi mo naman sila mapupwersa. But if you're really willing to finish yung kurso mo, yung tinatahak mo, is gagawan mo talaga yan ng paraan. Kahit na ano, pumunta ka na lang ng school, manghiram ka na lang sa classmate mo para matapos mo lahat-lahat. Meron ba sa inyo, taga-barangay, may classmate pa ba kayo na hindi nakaka-access ng internet? Or walang computer, walang pambili ng smartphone? Meron pa rin ba? Kasi I have this grade 10 student, programming yung tinuturo ko, wala siyang smartphone.
So ang Per Aramida na nag-submit kanya iti code na is handwritten yung code niya. So gusto niya talagang makatapos. So kung nakatala kaya't na talaga ati makagraduar da ito eh. So nga every code na, isang surat na, mas basa talaga every code, tapos i-correct ko. Nakuha mo nga maran data kasi the system that out that print line mo, the system mo batit, kailangan idakul mo. Nakung kurang kati semicolon, hanga agran data no iran ko JNT kwa. Ayan, TJ Grass, kung na kaya na. So, isipin nyo yun ha, gusto niya talaga makatapos ng grade 10, kaya kahit na isusurat ng G-code nan, sana lang makasubmit kanya. He's doing everything he could para matuto na mag-Java. Yung utak na lang niya yata yung binivisualize na lang niya kung ano yung magiging output ng sinusulat niya na code. So, that's on the digital divide. So, hindi lang internet access ha. It is also about paggamit natin ng mga computer units natin, smartphones and everything. So, hindi lahat-lahat ng tao, in the whole world actually, in the whole world, meron pa rin mga parts na walang internet access, meron pa rin mga part na hindi nararating ng mga technology, meron at meron pa rin yan. Hindi porke na nasa fifth industrial revolution na tayo, meron at meron pa rin part na nakaka-divide. So, that is digital divide. Yung gap between people who have access to affordable, reliable internet service and the skills and gadgets necessary to take advantage of that access and to those who lack it. Okay, proceed. Trends in computer access. Due to technologies only available to the wealthy. The term digital divide refers to the some group of people enjoy access to the regularly use the various form of modern information technology, while others do not. Poor children and children of some ethnic minorities had less access to computer both in school and at home. In the early 1990s, only about 10% of net users were women. The time it takes for new technology to make its way into common use is decreasing. Cost is not the only factor is of use plays a role. Entrepreneurs provide low cost option for people who cannot otherwise afford something. What does it mean? So sabi nila yan dati, new technology daw ay para lang sa mayayaman dati. Pero as time goes by, hindi na. Kahit na second hand lang yan para makagamit lang tayo ng technology, di ba? Kahit utang pa yan, kahit lugan pa yan. Kaya thank you, maging thankful talaga yung mga nagpapautang yan. Kasi at least, nakakasabay. Maraming mga tao na nakakasabay, especially yung mga students natin. Alam ko, kasi I'm also a parent, so I also need to provide something for my kids para makasabay din sila dun sa, lalo nagkaroon tayo ng pandemic. Dumating yung pandemic, nabago yung tema ng pag-aaral ninyo. Naging virtual. Ay, una pala, naging ano muna tayo, modular tayo. So, para ma-reach out namin kayo, kailangan alam namin cellphone number ninyo, yung messenger ninyo. So, that's the way para matuloy pa rin yung education. And then, nabago na naman, nagkaroon ng virtual na yung ganito. So, alam ko na some of your classmates, meron pa rin yan that even though may smartphone sila, wala silang pambili ng load or data para maka-join ng mga virtual class natin. That's why ang lagi kong ginagawa ay record it. So, sana naman yung iba pinapanood. Nakikita ko naman dun eh, kung ilang views na yung ina-upload ko ng mga, pero alam ko yung nagkakaroon lang ng maraming views dun sa programming. Pero sa mga ganitong plain lectures, konti lang. Pero some other students kasi, since hindi sila naka-join, they find a way na para malaman kung ano ba yung last topic. Yan. So hindi na para lang sa mayayaman po ang new technologies natin. Actually, a lot of technologies now is affordable na rin natin. Kayang-kaya na rin. But still, yung digital divide, hindi pa rin siya mawawala. Hindi pa rin madaling mawala, I should say. Kasi meron at meron pa rin
mga tao na hindi kaya niya access. Or meron din tayo yung, if you could recall, yung nag-interview kayo ng mga senior citizens or ng mga PWDs. So may mga lolas and lolos kayo that even though na nasa fifth industrial revolution na tayo, may mga lolas, mga nanay, tatay na pag pinagamit natin sila ng new technologies, ayaw nila or nagkakaroon sila ng agam-agam na gamitin yon kasi baka handa ka nung mga usarun, kasi diyan handa kayat ng usarun. Pero meron din naman na na try, pero meron pa rin talaga na ayaw. Kagaya yung nanay ko, ayaw niya talaga ng touchscreen. Pero yung itokso natin touchscreen, kahit na kayat, ay iba doon naging gana maperdi. Kunanan, igatangan, dakti cellphone, kahit ko DJ keypad. Isang T350, na yun lang tikayat na. So, may mga ganun pa rin. Pero at least, nakakasabay pa rin sila. So, thankful na rin na may mga television, mga ganun. Ano pa ba? So, may mga children, so depende pa rin yan sa mga economic status na ng parents. So, may mga poor children pa rin. Or yung mga nasa mga bundok na mga families, yung mga sitios and everything, like the ITAS. Mga ganun. Hindi ko alam sa mga ITAS sa Zambales kasi matagal na akong hindi umuwi ng Zambales. So, may mga ITAS kasi doon. Nung nag-aaral kasi ako doon nung second year high school ako, yung mga ITAS doon is nagtitinda lang sila sa gilid ng kalsada. So, I don't know if ang mga ITAS doon is naging ano na rin sila, if nakasabay na rin sila sa technology. Siguro meron yung ilan, meron pa rin yung mga hindi, mga ganyan. So, ano pa may nakalagay dito? It takes time for new technology to make its way into common use is decreasing. Cost is not the only factor. Ease of use plays a role. So, kung minsan din yung ano yung kailangan is maging user-friendly din yung mga nagde-develop ng mga gadgets natin and everything, yung madaling matutunan. Kasi may mga parts, nung una, yung mga phone, yung simpleng keypad-keypad lang, nalakapay lang ang pindot-pindotan kasi simpleng settings lang and everything. Tata, if you're going to buy your own new smartphone, sa unang-unang open mo pa lang is humihingi na agad siya ng Gmail account. Diba? So, napakaraming pagdadaanan pag in-open mo. Pero, I'm hoping na lahat naman na ginagamit natin mga application is user-friendly talaga siya. Kailangan user-friendly. And then, yung affordable din ng mga tao para makasabay sa mga new trends. Para din sa Venus, meron din yung mga ano, yung pag may bagong labas, is sumasabay sila. Meron kayong mga ganong kilala, nagtitibarong model si iPhone, diba? Sumasabay talaga. Meron yung mga ganon, hindi natin talaga sumusunod sila sa mga, ano bang tawag doon? Sa mga bagong labas, mga trending na mga gamit, mga ganyan. And then, ano pa? Entrepreneurs provide low-cost option. Ayan naman ang mga hulugan para lahat na ng mga tao is they can afford or magkaroon din na makasabay para ma-bridge natin yung gap ng digital divide na yan. That's why maganda rin na may mga business operators tayo na nagpapautang ng mga hulugang mga phone, mga laptops, na ganyan. Diba, even yung mga Converge, dati is pag nag-avail ka noon sa mga PLDT, is mahal, meron ka pang down payment and everything and blah blah blah, mga installation fee and everything. Pero ngayon, pag nag-avail ka sa kanila, yung installation fee mo, is hinuhulugan na lang siya ng monthly para mas madali na lang siyang ma-afford ng mga users. Okay, proceed. Isang topic na lang and then tuloy natin next week. Tapusin na lang natin si ano. Government funds technologies in school. As technology becomes more prevalent, the issues shift from the hubs and have not the level of service. Access to broadband connection is a newer version of a digital divide. Without broadband access, it is more difficult to find employment opportunities. According to Connected Nation in 2011, only 46% of low-income households with children and 37% of low-income minority households with children had broadband at home, compared to 66% of households
nationally. Next reporter, ma'am. Okay, wait. Hindi, mag-end na tayo dyan. Next reporter, next week na lang siya. Yan. So, regarding that dyan sa mga broadband na yan, sa abroad kasi yan talaga, yun naman talaga yung normally na ginagamit nila. Pero dito kasi sa atin, una kasi is naglumabas yung ano, mga wifi lang, yung sa globe, bago lumabas yung mga fiber, yung mga fiber natin. That, wireless lang siya. So, ang hirap-hirap, especially dun sa area namin. Tapos, ang tower is, we need to connect from Pampanga. So, nung i-search ko na yung broadband ni EDT Globe, ang pwede niya lang pag-connectan is Pampanga. Tapos, nung nagkaroon na sila ng, nag-upgrade sila, nawalan kami ng connection sa Mambug. Actually, ang Mambug yung sagat dati is wala talagang internet access. Yung Mambug talaga, Mambug Santa Cruz. Wala talaga siyang ganun. So, nung nagkaroon naman na ng Converge, naglabasan na ngayon, di ba, Converge, may PLDT, Globe Fiber, yan. So, nakaganda na siya. So, hindi lang yan sa US, even dito sa atin. So, kailangan talaga yung government natin, yan. Even dito sa school natin, napansin nyo, pag pupunta kayo dito sa school, meron na rin tayong free Wi-Fi. So, it is funded by the government, yung free Wi-Fi natin. Tapos even the school, meron na rin sariling wifi ang school na pinafund naman ng school natin. So, yan na yung mga accesses natin. So, hindi lang, tawag dito, hindi lang sa Amerika. Even dito na rin sa atin, yung mga schools natin nagkakaroon na ng internet access. Even sa Maynila, even sa mga ano lang, mga waiting sheds ba yun? Or sa mga barangay, meron na ba sa inyo? Doon sa barangay hall ninyo, may mga internet free wifi na ba doon? Yes, ma'am. Agad. But be aware, ha? I always tell you. When? I always tell you, be aware. Password. Ito, be aware on connecting on public wifi because it is not safe. It is 100% not safe. Sabihin natin, nakakonect tayo. Pero it is not 100% safe. Why? Because hacker can easily penetrate to any of your account using a public Wi-Fi. Kung kaya nyo namang mag-load na lang kayo. Especially if your smartphone meron yang may bank po yan, may bank account kayo dyan na ginagamit. May mga important information kayo, mga important file kayo sa mga gadgets ninyo. Huwag niya lang kayong mag-connect sa public Wi-Fi. Kasi, wala na kasi pag may mga web, may training sana may workshop kayo. I don't know kung maayos yun ni Ma'am Joy doon sa PixPro. Doon sa PixPro kasi napakaganda kasi yun eh. They're going to show you how the hacker hacked your account using a public Wi-Fi. It's very easy. Saka kukonect lang si hacker, may gagamitin lang siyang software, mamaya... lahat na ng mga account ninyo sa cellphone ninyo is na-access na niya. That's why I always tell you, be aware, kahit nasabihin natin na libre. Pero, pinakagandahan nga lang naman, di ba, pag manunood ka, wala ka namang tinatago dun sa phone mo, you don't need a lot of much security, ganyan, or pwede mo naman na i-log out muna yung mga Facebook mo and everything, yung mga account mo na alam mo na ayaw mo sanang ayaw mo ma-access ng ibang tao. Manunood ka lang naman ng YouTube, pwede. I-log out mo lahat. Log out mo lahat, then makinood ka ng YouTube using the public Wi-Fi. Mag-search ka the web, okay lang din. Pero kung may mga importante kayong mga file, mga IT students, lagi kong sinasabi, kahit sino kayo na kahit hindi IT student, basta student kayo, always tell them, don't connect on public Wi-Fi because I'm a white hacker. Ay, alam ko yun. Okay, I think that's it for today. We will be continuing, so wala muna kayong activity. Tapusin nyo muna yung activity 1 ng group 1. Yung F1 ba yun? Yes, final 1 activity ninyo. So mag-check muna ako ng attendance before you leave. So meron pang hindi naka-report sa inyo. Tatlo pa lang yung naka-report sa group 2. So na-record ka naman. Ay, tatlo, apat pala. Apat ano? Apat na yung naka-report sa group 2. Ma'am, pat natin next nga ka, report. Ito no Wednesday ulit. Every Wednesday tayo. Yes, ganito yan ha. Every time nagre-report kayo, pasensya na kayo kung dinidisrupt ko kayo. Kasi dad, kailangan kong dagdagan yung report yung
para ma-expand naman, para mas maintindihan ng classmates, magbigay naman ako kahit ng konti-konting example, mga ganon. So, for your attendance, ayan, attendance tayo. Ano yung oras? Yes, ma'am. Alas 2 mo lang? 2:30. 2:30 to 4:30 tayo every Wednesday. Hindi ko na kayo i-merge ng ano, ng 3B ng IT174. Sa ano ko na lang kayo i-merge? Sa IT Elective 3. Kung sakali bukas, pag hindi kayo meet with Sir George ng 1 to 3, i-meet ko ulit kayo. Kasi magkakaroon na tayo ng online on your chart.js. Mag-online na tayo. Kasi tapos okay naman na siguro kayo sa offline, di ba? Wala nang problema sa offline. Na-check ko naman na eh. Check ko na yung offline ninyo. Wait lang. Attendance tayo. Ayan. Jomer! Present, Jomer. Ma'am. Dante. Present, ma'am. June Allen. Wala. Wala ba si June Allen? Tahimik to ngayon, dalawang anggala. Hindi nagsasalita ngayon. Ah. Antalan Jeremy. Present, ma'am. Mama, di ka namik na. Ay, sige. Lyra. Ma'am. Jovic. Jovic. Madama biyahe na, ma'am. Ay, madama. Hanson. Okay, ano na siya. Hanson J. Present, ma'am. Leslie. Wala si Leslie. Madda. Madda. Hazel. Laging nag-out kanina si Hazel. Ano kayang meron? Sige, excuse ko na lang si Hazel. GB. Wala. Nakabiyahe. Nakabiyahe. Excuse na lang din. Gerald. Ma'am. Ma'am, present. Warren. Hi, Ma'am, present. Alisa. Wala din. Edmar. Jose Brian. Present, Ma'am. David. Present, Ma'am. Grisha. Ma'am, present. Jessica. Joshua. I'm present. Sophia. Present. I'm present. George William. Wala si George. Kailangan ko parang siya makausap. Jojin. Present, ma'am. Jovelin. Present, ma'am. Emily. Ma'am, present. Angel. Ashley. Present, ma'am. Hi, present. Christine Joy. Present, ma'am. Dalibel. Only Dalibel. Jessa. Parang nakita ko kanina si Jessa. Present, ma'am. Jan. Okay, okay, John Allen. Sabi ni Jan Camarillo Valdez. Juan. Mark Joseph Valiejo, present. Noreen. Okay. I'm present. Okay, so ilang weeks na lang. Matatapos nyo na second sem. Yes, Hazel, question. May question pa kayo sa reporters natin? Ay, meron si Hazel. Mga Juan, di tayo mag-pass. O, sige. Present. Yes, check pa na Hazel. Okay, pagkala na, pang-open na ng cam. Smile, smile. Give me your biggest smile. Ayan. Smile, 3A. Ayan. Asan yung si David? David, pa-present ka ulit yung ano, yung opening lang, screenshot ko lang before tayo mag-leave. Pa-present ka ulit.
Smile, smile ha. Ayan, sige, screenshot ko lang. Next time, if you want a higher points while reporting, I recommend you open your comp. Okay? Okay, that's all for today, mga anak. Thank you for attending our class. See you again next Thank week. Thank you, ma'am. See you tomorrow for our IT elective 3. Ingat, ingat. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Bye. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye. Thank you.